bansa ay may iba't ibang prinsipyo at katangian, maliban na lamang sa bansang Pilipinas. Ano talaga tayo na matulungin talaga sa kapwa, sa mga tao, lalo na kung nakikita natin naghihirap sila. Parang yung madali, madurugang puso natin na kailangan makatulong ako. Filipino ay hospitality. Kasi kahit saan bahay ka pumunta, ang friendly ng mga tao doon. Tsaka parang maganda yung pagkaka-welcome nila sa inyo. Yung parang bisita talaga yung pagkakakita nyo sa kanila, yung pagbabati nila sa inyo. Filipinos have this kind of long patience when it comes to dealing with work. Filipinos, they have this kind of hard work actually coming from patience. Yun. Ang kaugaliang Pilipino ay natutukoy base sa kung paano sila nabubuhay sa impluwensya ng isang kultura. Ang sa katangian ng Pilipino naman, marami. Gaya ng mahilig gumaya sa ibang bansa, may makitang bagay-bagay, gusto agad gayahin. Bilang isang bansang arkipelago, walang pag-aalinlangang mayroon tayong samutsaring katangian na nag-iiba ayon sa iba't ibang lugar. Sa probinsya, matatapang yung tao. Dito naman, parang tama lang. May matapang din, may hindi naman din. Ngunit ang sitwasyong ito ay hindi naging hadlang upang makamit ang pagkakaisa sa ang parte ka man ng bansa, sa loob man ng Pilipinas o sa labas. Makikita at makikita ng isa ang bukod-tanging katangian ng mga Pilipino na nanggaling pa sa ating mga ninuno, ang mabuting pagkikitungo sa iba. Walang pag-aanlinlangan, marami tayong katangian. Ilan dito ay nagsilbing lakas ng ating bansa, tulad na lamang ng kagandahang asal, pasasalamat o pagtanaw ng utang na loob, kahihiyan, pagkamatapat, at pagiging malakas. Pero dapat wat kagaya ng lahat ng bagay, tayong mga Pilipino ay tao rin at hindi perpekto. Hindi natin maiiwasang magkaroon tayo ng mga katangiang magsisilbing kahinaan, tulad na lamang ng manyana habit, pagiging ningas kugon, ang sikat na Filipino time, at ang di mapigilang crab mentality. Nag-start ako ng guard is 1993. Siguro mga kalagayan natin ako na is 26 years na ako nag-guard. Ang para sa akin is na bansag na sa isang Pilipino kapag lalo ng ating mga ugali. Kasi andun talaga tayo na matulungin talaga sa kapwa, sa mga tao, lalo na kung nakikita natin naghihirap sila. Parang yung madali, madurog ang puso natin na kailangan makatulong ako. Kasi ugali na natin ng Pilipino, minsan nga wala na tayo. Minsan mangungutang ka lang para may ibibigay mo. Parang masaya ka kapag nakakatulong. Yun. Mabait sila, magalang. Tapos minsan may matapang, minsan may masungit, gano'n. Tuwing sasaktang Pasko, kaugalian na nilang namimili ng regalo, gano'n. Ang pinakagustuhan kong ugali sa Filipino ay hospitality. Kasi kahit saang bahay ka pumunta, ang friendly ng mga tao doon. Tsaka parang maganda yung pagkaka-welcome nila sa inyo. Yung parang bisita talaga yung pagkakakita nyo sa kanila, yung pagbabati nila sa inyo. Pwede rin pala palangit eh. Lalo kung ang kagata sa Pilipino, mawain, maikli ang konsensya, yung hindi ka makatiis.
na tutulong sa kapwa. Yun ang sasang Filipino. Sa ngayon wala, housewife lang ako ngayon. Sa ano kasi probinsya, matatapang yung tao. Dito naman, ano lang, parang tama lang. May matapang din, may hindi naman din. Dito, gumagamit tayo ng po at opo. Habang dun naman sa Visayas, wala. Kahit din namin dun ginagamit yung po at opo, makikita pa rin yung pagalang. Kasi gumagamit din kami ng lola, lolo, ate, kuya, mama, tsaka kahit sa the way namin ang pagsasalita ay malambing. Sa Cavite kasi, they're more caring of their nature, environment. So, kanya-kanyang wali sila sa labas ng bakuran, ganyan. And even hindi sa bakuran, kahit sa kanto, ganyan. Even sa harap ng barangay, they're caring for it. Kasi maliit lang siya ng community eh. However, in Quezon City, wala silang pakialam eh. Medyo individualistic siguro dahil nasa city. And bad side sa Cavite, meron silang specific behavior na matapang. So in that way, matapang sila in a way na ayaw nila na discriminate sila. In Quezon City, I think people are more friendly, I guess. Padali silang kausapin. Yung different Filipino sa ugali. Ugali ba? Ugali? Kasi yung puro plano, yung sa ripang ugali ng Filipino, hindi natutuloy. Maganda pa yung hindi na inaplano, natutuloy. Yung sakit ng Filipino. Lagi silang mga chismisan agad. Eh kami, ano lang naman kami, tahimik sa loob ng bahay. Kaya, sila may ingay. Kanya po sa pagiging estudyante, yung crowd mentality, makikita mo yan kasi meron tayong mga honor roll, tsaka minsan nagkakaroon ng competition dyan, kaya nagkakaroon ng crowd mentality. Ang sa Pilipino naman, may sariling katalinuhan. Tayong mga Pilipino, marami ang ating kaalaman na hindi nakikita ng ating gobyerno. Yung katangian ng isang tao yung kaalaman niya na nakapagawa siya ng isang bagay, hindi naman napapansin ng gobyerno. Dapat pa yung paundarin, paramihin yung kaalaman ng isang tao, hindi napapansin. Ibang bansa pa nakakapansin at nakikinabang, hindi Pilipino. Gaya ng pag-aaral ng doktor, sa ibang bansa nagtatrabaho. Kasi dito, wala siya mapasukan o kaya mura sa ako dito sa atin, sa Pilipinas. Kaya pupunta sila sa ibang bansa para doon sila magtrabaho at kasi mas mahal doon, maraming trabaho doon. Yun ang aking nalalaman sa ating Pilipino. Kung minsan meron din tayong galing na Pilipino, lalo kung medyo umaangat na, kapag nakakita sila na medyo down yung taong medyo, mas lalo nila dinadown. Kung tingin nila kasi parang maliit lang talaga, pero dapat mali yun kasi mataas na nga ang kanilang katungkulan. Kung sabihin pa, ang pinag-aralan na super taas na, tapos dinadown mo yung tao na walang pinag-aralan, tapos kung mag-api ka, manalita ka, parang wala kang respeto sa tao. Pangit yun sa isang tao. The thing is, we basing on luck. Kasi Filipinos are always basing something on fortune, which is basically, we need to be more scientific in nature. For example, kung may problem, we need to make an action plan, determine the problem first, what to do, and then apply. And if you applied it, you need to know the effect. Pero Filipinos sometimes, they just base it on their emotion. They decide based on their emotion and also at the same time, they base it on other people's feeling. And that's not so good. Estudyante ako sa STI Cubao. Tulad ng mga teacher natin, pag kailangan natin ng tulong, nandyan sila. Tsaka hindi kanila, parang pantay-pantay yung tingin nila sa mga estudyante. Kahit mayaman, mahirap, matalino man o hindi, tinutulungan nila. Dito sa akin, sa bilang as a security guard,
marami na kasi ako na pag-graduate dito sa UP din naman. Una, once na ang mga bata dito magsidyati, nakatapos na sila. O sabihin pa, naabot na nila yung kanilang pangarap. Pag bumalik sila dito, makikita mo sila na masaya sila na nandito ako. Tapos, hindi naman sa parang natutuwa, tapos yun, nagbibigay sila sa akin. Tapos, ang nakakatuwa sa kanila, diba, mga doktor na, mga anak ko nagkasakit. Hindi na ako nagpapa-check up. Sasabihin ko lang, tatawag lang ako sa kanila, ititik lang. Kaya, kuya, ganitong gamot ang bilhin mo. Pag hindi siya gumaling after 1 week, i-check mo lang, tawagan muli ako. Di ba, isang tulong yun na kalaki para sa akin, na hindi pa rin nila ako nakakalimutan. Kahit hanggang ngayon, kahit ngayon. Pag tinawag ako, magkumba, mayroon akong kamag-anak na na hospital sa PH. Isang tawag ko lang, hindi na kailangan yung ano pang mga pila-pila. Kung sabi mo, medyo kaunting, huwag naman abusuhin. For example, sa advisory ko, so makukulit sila when I first arrived here in STI Cubao, all of my students are all somehow, what do you call this, difficult to control. Meron sila sarili-sariling decisions in life. But then I was so patient to lead them and to teach them what's right and wrong. Ayun. Kunyari, pag may kailangan ka, kapag may pupuntahan kang lugar, tsaka hindi mo alam kung saan pumunta, pag nagtanong ka sa isang Pilipino, natutulungan ka nila agad. Hindi ka nila binabaliwala. Parang may ano sila sa inyo, may care na tinatawag. My name is Alvin Alonso. English teacher in STI College Cubao. Filipino values, that's inherent. That's something that is natural, innate, just like language. You know, language is natural in people. So when you say values, values is like embedded from the very first family that we had in the Philippines. So we cannot trace it back. It's from the very old people that we're living here in our country. And that is like a conventionalized character by everyone. When I was still in college, kasi diba, kailangan, you need to work at the same time to pursue your studies. So I had this patience na kahit I was 6 years in college, I worked as a part-time teacher then, online tutor. So I had this patience na kaya ko to, magagawa ko to if I can just balance my time. So yun, I applied this kind of value on myself. Bilang nagsasariling bansa, dapat nating angkinin ang parehong positibo at negatibong katangian. Maliit man o malaki, mabuti man o masama, ang lahat ng ito ay dapat nating ipagmalaki. Dahil ang mga katangiang ito ang nagsilbing gabay natin, lalong-lalo na sa paghubog sa atin patungo sa isang natatanging bansa. Bansang may pagkakaisa sa kabila ng kanilang pagkakaiba. To all Filipino people, my fellow countrymen, I'd like to call the attention of everyone that we should act like Filipinos. Filipinos should have the proper discipline and we should have the strength to face all the challenges that we might have in the future. And at the same time, we should be friendly enough to socialize with people because through socialization, we will learn many things and we will learn the values and culture of other people. Thank you.